Hello there mga kachingguyan, this is Noel here, and today's video, kasama ko ngayon si Ate Alice once again, as the aging partners. Hello there! Hello mga kapartners! Kumusta kayong lahat? Nandito ako ngayon sa Moon Cafe kung saan walang tao nagtitinda dito. Self-service. Bali self-service ang ginagawa namin dito by means of card payment. So, safe kasi tayo dito sa Moon Cafe dahil honesty's the best policy ang kailang motto dito sa South Korea. So, ito ko ngayon si Ate Alice. Yes, once again. And may mga katanungan sa kanya. Nagaling sa kanyang buhay. Simula yung buhay mo sa Pilipinas, mga karanasan mo bago pa nagpunta sa South Korea bilang factory worker. So, bago na yan, kamusta naman ang buhay mo ngayon? Happy. Why naman? Makikita nyo kasi sa mga video ko, okay naman, happy naman, pero deep inside, syempre marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Pero syempre, kahit na marami tayong pinagdadaanan sa buhay, mga pagsubok na yan, pagdaanan lang natin, huwag nating tambayan. Kaya kailangan always be happy para stay young. Stay young and pretty, diba? So, paano mo nalagpasan ang mga pagsubok na yan? Sino at ano nag-motivate sa'yo para lagpasan ang pagsubok na yan sa buhay mo? Masyado malulupit yung mga katanungan dito, mga kapapers, pinagpapawisan na ako. Syempre, ako kasi talagang minsan, nasa point na ako ngayon na syempre kami dalawa lang ng asawa ko dito sa South Korea. Noon kasi marami kang kaibigan na pwede mong pagsabihan na mga pinagdadaanan mo, magaan man yan o mabigat man yan. Pero ngayon, kahit gaano pa kabigat yung pinagdadaanan ko, minsan sinasarili ko na lang yan. Kasi alam mo kung bakit, yung mindset ko is kahit naman sabihin ko pa sa'yo or sabihin ko pa sa ibang tao, hindi rin naman nila ako matutulungan, di ba? So wala may matutulong sa iyo kundi ang sarili mo with the help of God. True. Ayan. Pray lang talaga. Tsaka magtiwala ka lang na ang problema, malulutas at malulutas yan. Huwag lang natin talaga patambayan. Tama. Bagong iskip. Bagong baliwala yung problema mo. Kasi kahit na wala problema mo, nandyan pa rin yan. Kahit na anong iwas mo sa problema, nandyan pa rin yan. Pero ano, yun nga, Noel, no? Ako kasi yun ako ngayon na minsan sinasarili ko na lang yung mga problema ko, ganyan. Pero dapat pala na i-share mo pa rin to sa ibang mga kaibigan mo. Ako na i-share ko sa husband ko, ganyan. Pero yun nga, para mas makagaan sa ating kalooban, minsan dapat may pinagsasabihan din tayo ng ating mga pinagdadaan. Tama, kasi pag once na ang problem, kapag sa kinimkim mo yan, lalong sakit ang katawan mo, magkaka-stress ka pa, di ba? So, para maiwasan yun, syempre, share your problems. Baka mali mo, yung kasama mo is siya yung makakatulong sa iyo sa pagdito sa problema mo. Syempre, lagi niyang tatandaan na kapag may problema kayo, mga kachingguyan, mga kapartners, lagi kayo mag-pray kay God. Para lahat ng mga solusyon ng problema, matutupad yan. So, sa ngayon, ngayon na nalampasan mo yung mga daan mo. So, paano mo makikita ang sarili mo doon sa napagdaan mo kasi sa ngayon? Ano yung pagkakaiba? Malayo na. Malayo-malayo na doon sa dati. Ngayon, nakakaya ko na yung mga problema na yun. Kumbaga kung ano yung naging buhay ko noon. Yes, sa ngayon. Ano yung pagkakaiba noon? Sobrang laki. Sobrang dami. Kumbaga marami nang nabago talaga sa akin. Hindi man sa attitude ko, hindi man sa panlabas kong kaanyuan, kasi ganun pa rin naman, maganda pa rin naman ako eh. Oh, yeah. I-claim natin yan, mga kachingguyan. Hindi, kasi noon, nasa Pilipinas lang ako, no? Pero hindi ko naman nilalang yung Pilipinas, syempre na tayo nagmula. Ako noon, simple lang talaga eh. Kahit ang gawain naman, simple pa rin. Pero wala naman ako talagang pinagkaiba nila, no? Dahil nandito lang din naman ako sa Korea at talagang hindi ko masasabing masarap na yung buhay ko dito kasi halos araw-araw nagkakargadora po ako dito. Nagbabanat ng buto. Kaya lang, yun nga, syempre minsan, akala nila, porket kasi nasa abroad ka na masarap na yung buhay ko. Tama. Kahit ako mismo, hindi madali ang buhay sa abroad dahil na sa mga mapag-iwanan ng pamilya sa Pilipinas. Maganda lang yung estado ng buhay namin ngayon kasi nga nakakapag-work kami ng asawa ko.
Tapos yung mga anak namin, naibibigay namin yung mga pangangailangan nila. Pero syempre, mas masarap pa rin talaga na kasama nating lumalaki yung ating mga anak. Sa mga pinagdadaanan, mga problema, parang ano naman. So, ngayon na, ngayon ay masasabi mo ngayon na sa Kurilis, okay naman para sa'yo, kahit na minsan yung nagkakaroon ng problema. So, sa mga pinagdadaanan dyan, mga kachinguya, yan, lagi yung tatandaan na ito yung mga proof na kahit mga katiting na problema or malaki man ang maliit na problema na napagdadaanan natin, hindi lang sa amin, manipulis sa inyo. Kung kaya namin lang pasa ng problema, kaya din lang pasa ng problema, basta magtiwala lang kayo. So, ano mo masasabi mo sa mga kachinguya na mag-nais talaga na maging successful sa buhay? Hindi lang sa pag-abroad dito sa bansang ito, maging sa iba't ibang parte ng mundo bilang OFW. Kasi alam naman natin na mahirap ang trabaho ng OFW. So ano yung may bibigay mong mga motivation sa mga nag-nais na mag-abroad? Hindi lang sa South Korea, maging sa lahat ng dako ng buong mundo. Okay, para po sa ating mga kababayan, no, gawin nating inspirasyon yung ating pinagmulan. Kung saan tayo nagmula, kung gaano kahirap yung mga pinagdaanan natin sa buhay, yun ang gawin nating inspirasyon. Para na sa ganun, matupad natin yung mga ninanais natin na makamit sa ating buhay. Kagaya ko po, kasi sobrang ako talaga, parang hindi ako dumaan sa hirap eh. Kung makikita nyo, no? Sa mga nakakilala sa akin na nakakapanood ng mga video ko, parang siguro tingin nyo sa akin na parang okay lang, parang hindi naman naghirap si Ate Alice, parang gano'n. Sa mga naano kasi ibang mga tingin daw nila sa akin, eh parang hindi okay naman, lang. Hindi naghirap. Pero sa totoo lang, ano, mga kabakner, sobrang daming hirap ang pinagdaanan ko. Kaya siguro talagang pinursige ko na makapag-abroad kasi sa isa sa pangarap ko ang makapag-abroad talaga. Kasi sa dami ng mga hirap na yun. Hirap. Sobrang hirap talaga. Oh, sobrang hirap. Hirap talaga. Yun nga, ang dami kong pinagdaan ng work talaga sa Pilipinas. No, nag-ano pa ako niyan. Ito yung mga naging work ko before, no, mga kabakners. High school ako. Nagtatrabaho na ako niyan, nag-aaral. Pumapasok ako sa karinderya, sa palengke. Nagtitinda po ako sa store, sa plaza, dun sa amin. Kaya hating gabi na bago ako umuwi. Ayan. Para kinabukasan, may pambaon sa school. Ayan. Tapos nagtrabaho din ako bilang waitress. Nagtrabaho din ako bilang isang gasoline girl. Ayan. And then, nung nakapagtapos na ako ng high school, napunta na tayo sa usapang trabaho before, no? So, yun na nga, nag-alaga ako ng baby. Naging katulong muna si Ate Alice bago ako naging sales lady sa SM. And then right after ng aking pagsa-sales lady sa Manila, dahil parang ang hirap-hirap pa rin ng buhay sa Manila, sa totoo lang. Pag napunta ka sa Manila, akala mo socialin ka na, you know? Kasi kung hindi ka, lalo na sa ano ka pa sa SM, sales lady, you know? Di, yung parang feeling ko lang din naman nangyayari. Hanggang sa nangyari nun, ayun na, dumating na yung Japan. So, nag-Japan din ako, mga kabakners. Oh, naging... sa mga ninakaalam, perfect opportunity ng Japan, bukod sa South Korea. So, ano, sa mga gusto rin makalit ng Japan, pwede rin kayong mag-apply sa Japan. Pero, ang pag-apply sa Japan is through agency. Malaking makakaiba ng Japan sa Korea, kasi sa Korea is government to government. Yan, sa mga trivia lang, sa mga gusto mag-abroad, bukod sa South Korea, may ibang may isang bansa pa na pwede pa sa inyo.